Magandang araw mga ka-TFT. Tampo ang mga trending na balita para sa araw na ito dito sa The Filipina Times. Anak ng ruler ng Sharjah, pumanaw na. 8 taong gulang na bata, pinaluhod sa baga. Burj Khalifa magkakaroon ng 50% discount para sa mga commuter ng Dubai Metro. At sa balitang entertainment, Danielle Padilla at Catherine Bernardo nag-donate ng dog cages. At sa mga detalye, nagluluksa ngayon ang UAE sa pagpanaw ni His Highness Sheikh Khalid bin Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, anak ni His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al-Qasimi na siya namang Supreme Council member at ruler ng Sharjah. Pumanaw si Sheikh Khalid nitong Lunes, July 1, 2019. Sa pahayag ng Royal Court of Sharjah, binawian ng buhay si Sheikh Khalid sa United Kingdom. 3 araw ng pagluluksa ang idineklara na magsisimula sa pagdating ng labi ni Sheikh Khalid. Iaanunsyo din ang prayer date. Samantala, 1 8-taong gulang na batang babae ang ngayon namimilipit sa sakit matapos paluhurin ang kanyang ina sa baga sa pag-aakalang hindi siya pumasok sa eskwela. Ayon sa ulat, nagsimula ang lahat nang umuwi ang bata na hindi dala ang kanyang bag. Pinakuha ng ina ang bag subalit sarado na ang classroom. Pinaliwanag ng bata na maaga silang pinauwi. Nagduda ang ina kaya't pinalo niya ang bata at pinaluhod sa baga. Samantala, kung kayo ay regular na sumasakay ng Dubai Metro, mapapasyalan niyo na ang Burj Khalifa ng may 50% discount sa ticket. Kaya mula 141 dirhams, 75 dirhams na lamang ang babayaran ninyo para makaakyat ng 124 at 125th na palapag ng pinakamataas na gusali sa buong mundo. Narito ang iba pang mga discounts na ipapatupad ng Roads and Transport Authority sa pakikipag-ugnayan sa MR. Ang mga tiket ay makukuha sa mga Dubai Metro Stations. Ipakita lamang ang inyong Emirates ID at NOL card na patunay na kayo'y pasahero ng Metro. Tatakbo ang promong ito hanggang September 15. Sa balitang entertainment, nag-donate ang kapamilya love team na sina Danielle Padilla at Catherine Bernardo o mas kilala sa kanilang tawag na Katniel ng may 10 dog cages sa Manila City Pound. Ito ay matapos manawagan ang bagong mayor na si Francisco Isko Moreno Domagozo ng tulong upang maasikaso naman ang mga asong ligaw na nasa pangangalaga ng lokal na pamahalaan. Hindi muna itinuloy ni Mayor Isko ang nakaschedule na pagpatay o euthanization sa mga asong gala sa pag-aasam na may mag-aampon sa kanila. Labis din ang pasasalamat ni Mayor Isko sa Katniel para sa kanilang donasyon. At iyan ang mga tampok na balita para sa araw na ito. Ako po si Neil B. mula sa Abu Dhabi News Bureau. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga susunod na trending na balita dito lamang sa The Filipino Times News Break.